explain my feeling right now kasi isa na naman sa pangarap ko ang matutupad. So ayun, masaya, malungkot dahil naiiwan ko na naman yung family ko sa Pilipinas ng sobrang tagal at hindi ko rin alam kung ano magiging buhay ko sa Canada. Kaya let's see guys kung ano mangyari sa atin doon. Siguro ito na yung pinakahuling pagkakataon na makakasama kaming apat sa kwarto. Ayan silang apat. Ako kasi nakabike sila, hindi, naglalakad lang. So siguro ito na yung pinakahuling pagkakataon na makakasama kami lumabas. Kasi magkakahiwalay na kami. Soon. Bilang isang OFW, hindi madali ang ganitong klaseng sitwasyon at magdesisyon sa mga bagay-bagay na wala naman talaga kasiguraduhan. Pero ginagawa ko ito dahil gusto ko magkaroon ng magandang buhay ang aking pamilya. Yun talaga ang pinaka-reason ko kaya gagawin ko ang bagay na ito. Masaya ako dahil isa na naman sa pangarap ko ang matutupad at malungkot dahil maiiwan ko na naman na sobrang tagal ang pamilya ko sa Pilipinas. So napakahirap pero kakayanin. Napasalamat ako siyempre sa Taiwan eh. Yan sa akin sa Taiwan, almost 6 years ko siyempre. Sa hindi ko malilimutan yung experience sa Taiwan eh. Naging experience sa ito na makarating na ng Canada. At sa hindi ko na naman sabihin ko, medyo hinahabas sa mga mangyayari sa akin. Pero siyempre, hopefully na maging maganda natin. Maging natin. Kaya, play good luck sa akin. Yun lang. Thank you. Bye Bob, ingat! Huwag kang malulungkot doon, ha? Have a good day. So today guys is ito na yung time na aalis siya sa kong ka-roommate. So pupunta na siya ng Canada. So ito na yung siya ngayon. Ito kami sa van. Pugin kong kabatch na pinanggagin. So ayan yung aalis. Palis na kami. I'm going home. So wala na itong choice. So ayan. Pupunta na kami ng airport. Sa Taoyuan Airport. So natin na namin siya. So ngayon, ano na pala, it's already 5 o'clock in the afternoon. Just my, it's a vlog. Shout out. So yun guys, di ko alam kailang oras yung biyahe namin, basta paano na kami, papunta na dun sa airport. So, I'm really excited na umalis ako. Ah, hindi, kasama ko pala. Umalis na. So, parang ako yalis kasi yung outfit natin. Siguro, magkikita-kita na lang kami kapag, ano na, kapag senior citizen na. Kasi, paligunan para paras na kami na sa Pilipinas yan. Mga ano pa, mga 20 years. Ganyan. 130 years. Nandito kami sa airport. Madilim ba na? Hey guys, nandito kami sa airport. Papa, I give your number to my friend. Okay. Maybe later. Nandito po kami. You told him I'm near your company. Yes, so, Jason!
bigat pa rin ito. Pag-usap na kami sa airport. Ayan. Parating na. Ayan. Alas 10, andyan na ako. So, ayan. Dito kami guys. Malapit na kami umalis. Dan, buka ang card dan. Bilang isang OFW, hindi madali ang ganitong klaseng sitwasyon at magdesisyon sa mga bagay-bagay na wala naman talaga kasiguraduhan. Pero ginagawa ko ito dahil gusto ko magkaroon ng magandang buhay ang aking pamilya. Yun talaga ang pinaka-reason ko kaya gagawin ko ang bagay na ito. Masaya ako dahil isa na naman sa pangarap ko ang matutupad at malungkot dahil maiiwan ko na naman na sobrang tagal ang pamilya ko sa Pilipinas. Guys, dito kami sa loob ng airport. So ayan, nakikita kami. Kinikilo namin yung git-git namin gamit. Kung magkano yung babayaran. So ayan, ito yung airport, Taunton Airport. Guys, palis na po kami. So, ayan, nag-check-in na kami yung mga luggage namin. So, konti lang yung dala namin luggage. Pero ayan, harapin na kami. Just here already. No. Wala palang ulan sa Canada. So yun guys, nakalimutan ko, nagdala ko ng payong. Snow pa rin na sa Canada, hindi ulan. So ayan, nakapagdala tayo ng payong. Ba't kayo nagdala ng payong? Snow pa rin nandun. Pinantay ko yan para sa ito. This one's checking? Yeah. So yun guys, kakain muna kami. Sorry. We're gonna eat burger at Burger King. So ayan, pupunta kami ng Burger King. So nauna na yung mga kasama ko. Pupunta na kami dala. So ayan, muling pakapunta ulit dito sa airport. Tagal ko bago nakapunta dito. Matagal. Sarado pala yung Burger King. Hindi kayo makakain yun. Aww. Sarado. Close ngayon ang Burger King, so ayan, bakit di kami kumain? Sarado pala. Kakain muna kami, we're just here sa food court. Ha? Wala na daw. So yun guys, kakain muna kami, ayan, kakain kami ng noodles. Kasi sarado yung Burger King, next come kami ng Burger King, so we're gonna eat. Ano ba tawag dito? Noodles. So yung mga kasama natin. Kasama natin mag-fry. Just one smile. Bob.
So yun guys, hindi siya masyadong matao dito sa airport. So kunti lang yung tao. Siguro dahil sa pandemic. Ayan, pababa na kami. Tapos na kami kumain. So magpapalit yata ng ano, ng current, ng pera. Magpapalit. Ganun din naman, nakapagpadala na rin ako kay Mona. Sige lang mama. Sige lang mama. Sige lang mama. Sige lang mama. Pag-uwan pa rin eh. Pati pamilya. Pag-uwan ko, hindi ko pinapagatan lahat. Hindi, members ka to. Konti. Sige. Napasalamat ako siyempre sa Taiwan eh. Nangyari sa akin sa Taiwan, almost 6 years ko, siyempre. At sa, hindi ko malilimutan yung experience ng Taiwan siya. Naging inspiration sa akin ito na makarating na lang ng Canada. At sa, hindi ko naman nasabihin ko, medyo kinakabahan ko sa mga mangyayari sa akin. Pero, siyempre, hopefully na maging maganda natin. Pagpuntahan natin ito. Kaya, siyempre, good luck sa akin. Yun lang. Hi. Thank you. Send guys, papasok na yung karamid ko. Karami na naman. Papasok na. Magpapaalam na yun. Sabi ko see you in next time na lang. Bob, ingat ka. Paalam ka na. Bye-bye. Yung pwede kong kunin na video mo, bigay mo sa akin din. Ah. Hindi ko na makaka-copyright yun. Hindi mo naman ako. Yung edited na. Sige, bago na kami kalimutan dito sa Taiwan. Ganda na. Trip pa. Check ka na lang pag may problema. Bye, Bob. Ingat. Huwag kang malulungkot doon, ha. Pakabait ka. Magpakabait ka na lang sa Canada. Sulat ka, ha. Bob, lumingon ka daw! I can't explain my feeling right now kasi isa na naman sa pangarap ko ang matutupad. So ayun, masaya, malungkot, dahil may iwan ko na naman yung family ko sa Pilipinas ng sobrang tagal at hindi ko rin alam kung ano magiging buhay ko sa Canada. Kaya let's see guys kung ano mangyari sa atin. Naghintay na kami ng taxi, pauwi na talaga. Uwing-uwi na. Dito yung airport, na Taoyuan Airport Terminal. Hey guys, service here. Oh, 10,000 yen, 10,000 yen. 让你们不是中介。